Habang dito kanina ang tungkol kay Jefe Senador. Ngayon ay pinakikilala ko sa inyo ang aming bagong Jefe. Alam mo, Padre, sarami na ang lambar ko mo. Dahil punong-puno na ang pantala ng Santa Barbara. Hindi naman lahat, Padre, akin. Meron din ligo doon. At hindi lamang ho yan. At wala silang mapupunan ng kanilang pangangailangan. Kung hindi kay Don Rufo lamang. Manching! Butang araw, tignan mo ako anong gulo yun. Gusto kong makausap si Don Rufo Quintero. Sino yun? Di ko alam. Tignan natin. Gusto kong isuksan natin! Sino ba yung lukulong yan? Sino ka ba? At ano ang kailangan mo? Sabihin mo sa kanya na ako ang ama ng dalagang taga-anak Lindor na nilipastangan niya. At kung sino ka man, sabihin mo rin sa kanya na ang aking anak ay nagtago sa kuweba ng anak Lindor dahil sa malaking kahiyan. At siya'y namatay sa panganganak. Sabihin mo sa kanya! Tanda, itawan niya yung gulong niya. At magbalik na sa anak Lindor. Kung ayaw mo masaktan. Hindi! Hindi ko uuwi. Tugulan ni Quintero maaaring makabayan. Sa ginawa niya sa aking anak, kaya paraanin niyo ako! Paraanin niyo ako! Ay! Pwede ngayon ang utos ng presidente sa paggamit ng dinamita. Ah, wag ko kayo mag-alala. Si Nanay ang bahala niya, kaya siyang ipinilit namin doon sa dating naming hepe. Isa, dalawa, dalawa, isa, isa, dalawa, isa, dalawa, dalawa. Mayor, ano mangyari sa'yo? At gaganyan? Ha? Saan yung punta dali? Huwag niya ako sasaktan! Hindi mo lalaban sa inyo! Hindi mo lalaban sa inyo! Bigmi! Bigmi! Ako si Pekto! Hindi mo na ba ako nakikilala si Pekto? Pedro! Ano naman si Carto, Tata Bigmi? Hindi ko na ba ako tatandaan? Ha? Kukunin na naman niyo si Atang? Hindi na niyo makikita! Tinago ko na! Tinago! Eh, titilan niyo ako sa bahay ng maganda? Hindi ako papayag! Shhh! Shhh! Talagang hindi niyo ituturo si Atang? Ah! Talaga? Talaga? Hindi niyo sasabihin sa dalawang demonyo? Ah! O sige! Pupunta tayo sa dagat. Manghuhuli tayo ng maraming raruan para ibili ng maraming isda. Sige! Sige! Tayo tayo sa daga! Isa, dalawa, 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 tatlo, dito, apat, dito, ilan, sampu, sampu, dalawa, 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 tatlo, apat. Sundan natin siya. Bayaan mo na siya, Carlo. Baka may mangyari sa kanya rito. Wala nang mangyayari sa kanya. At dito hindi na siya maaaring masaktan. Mayroong mga tao dito sa bayan ng Santa Barbara na maaaring maawang magpatay sa kanya. Samantalang doon sa atin. Gustuhin man natin, kaya agawin pa natin sa ating bibig. Dali, adya pa ba si Maring? Oh, tumuli muna kayo. Huwag na, dito na lang kami at medyo presko rito. Sandali lang, Maring. Bababa ako. Konsultale, hindi pa ba siya umaahon? Magpapamada na yata siya sa laot. Ang sabi ko nga eh,
Sipag-sipagan na niya at dalawa na itong anak naming palalakihin. Eh, Ricardo, hindi ba ninyo kasamang umuwi si Tata Igmi? Uy! Ricardo! Bakit ito, Tata Pekto? Tatali, taya na natin ang ating sarili sa pagpapakain sa anak ni Atang. Hindi bale, huwag kang mag-alala. Tutulong ako sa pagpapalaki sa kanya. Bakit ho? Ano nangyari kay Tata Igmi? Marahil ay hindi na kaya ng kanyang isipan ang mga nangyari sa kanyang anak na si Atang. Kung kaya't nasiraan siya ng bait. Hindi na namin siya inuwi. Baka sa Santa Barbara ay may kumpupo sa kanya. Dito sa atin, wala tayong magagawang paraan para siya itulungan. Tata Pekto, kung talagang tayo na magpapalaki sa kanya, kailangan bigyan natin siya ng pangalan. Kung papayag kayo, tawagin natin siyang Jose para sa alaala ng sira kong ama na lumaki ring ulila. Ikaw ang bahala, Maring. Pagdating na pare dito sa Tagaraw, ay pabibinyagan natin ang bata sa pangalang Jose. Aning! Joe! Halika muna kayo! Nasa kaya yung mga batang yun? Joe! Aning! Joe, tinatawag na tayo ni Nana Maring. Umuwi na tayo. Tayo na. Anak, wala na tayong inumin. Kaya pumunta ka kinanala talimo at humingi ka ng isang timba, ha? Gising mo, Joe, ha? Pagkagising daw ng Tata Pekto mo, ibig ka niya makausap. Bakit? Ano po ang kailangan sa akin, Tata Cardo? Ayun ko, hindi ko alam. Aaling, pagkagising daw ng Tata Poso mo, sabihin mo, ibig siya makausap, Tata Pekto. Opo, Tata Cardo. Oo, sige, ha? Ibig sa niyo, ha? Kaya pupunta? Hihingi kami ng tubig kaya nanatali. Pagkapos mo, daro tayo, ha? O sige, hintayin mo kami. Hintayin ko kayo dun sa may tabing dagat. Ano ba sasabihin ni Tata Pekto kay Joe Cardo? Eh, oh, hindi ko nga alam kung ano. Oh, ito na pa si Pekto, eh. Ano ba, Cardo? Saan si Joe? Iniisip ito si Joe. Malaki na siya. Kinakailangang pag-aralan natin kung anong mabuti para sa kanya. Aba, eh napakalaki na ho ng pakinabang ko sa batang yan, Tata Pekto. At ilang panahon na lang, pwede na natin siya isama sa dagat. Hindi niyo ba napupuna? Na si Joe ay ibang-ibang kumilos sa mga bata rito. Mapag-isip, mapag-usisa, at saka matalino. At may palagay ako, na siya ay hindi na kailangang maging isang magdaragat na katulad natin. Eh, ano naman ho ang binabalak ninyong gawin, Tata Pekto? Oh, ito na pala si Poso ng mga bata. Tinatawag mo na kami, ha, Pekto? Oo nga, Poso. Pamaring, Cardo, makinig kayo mabuti. Meron akong sasabihin sa inyo. Meron akong konting naiipon. Hindi naman napakalaking halaga. Alam naman natin na maliit lang ang ating kinikita sa ating pangingisda sa dagat. At ang isa pa, wala naman akong ibang pinagkakagastusan kung hindi ang anak kong si Basilio. Kaya kung magkakatulong-tulong tayo, gusto ko sana ipasok natin siya sa eskwelahan. Pekto, pag-aaralin niyo ako? Oo, Joe. Pag-aaralin ka namin. Mag-aaral ka. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Laging
sun.